Bakit hindi natin pwedeng sabihin na yung farmer ay farmer lang? Yung isang farmer, halimbawa, nagtatanim siya ng isang ektaryang maisan. Alam nyo ba yung budget sa binhi pa lang ng mais? 10 kilo ng binhi ng mais, lalo pag hybrid, nagkakahalaga po ngayon ng 6,500. 10 kilos lang yun. E yung abono, magkano ba nagkakahalaga ngayon? Yung isang sako, guys, nagkakahalaga ng 3,000. Gandang umaga, mga idol. So ngayon ay umaga dito sa Saudi Arabia. So alas 8, kakalabas ko lang ng trabaho. At lalabas tayo ngayon para bumili ng pangulam para hindi na tayo magluto kasi medyo puyat ako, guys. Dadaanan muna natin yung ilan sa mga tanim-tanim dito. Yan, makikita nyo na talagang napakahilig ko sa farming. Tulad nito, kung makikita nyo to, ito ay sibuyas saka bawang. Itinanim ko dyan kasi makakatipid ako dito kasi down lang yung kukunin ko para ipanggisa. Hindi na ako bibili sa tindahan. Tapos itong isang ito, may tanim to, hindi pa tumutubo. Tinaniman ko yan, hindi pa tumutubo. Ayan, di ba? Makikita nyo na talagang kahit andito ako sa ibang bansa, mahilig ako sa farming. Ayan. So tara, punta tayo sa bakala. So habang papunta ako sa bakala, guys, pag-usapan natin yung pinatanim kong halos 4 na hektaryang maisan ngayon. Kakapatanim ko lang last day, guys. Alam nyo ba yung gastos ko dyan? Yung nag-araro dyan, nag-lining, kasi hindi ko na pina-araro yan ng lahat kasi pina-lining ko na lang. 14 katao sa 400 pesos. So sa pag-lining pa lang, 5,600 na kagad yung gastos natin. Tapos yung tanim, yung sa unang araw, 3 bags na tig sa 10 kilo yung naitanim. Pakyaw naman yun, 1,500 per bag. So 4,500 sa tanim. Sa pangalawang araw, gumastos ako ng 2,250 sa 12 kataong magtatanim. Tapos may merienda pa yun sila. Siyempre, gumastos pa ako ng 250 pesos per day. So 500 sa dalawang araw. Yun ang gastos natin sa pagpapatanim at pagpapalining. Isama pa natin yung halaga ng binhi na nasa mahigit 5 bag. So almost 36,000 yung binhi pa lang. So ganun kalaki ang gastos natin sa pagpapatanim pa lang yan. Hindi pa dyan kasama yung pagpapa-spray, pagpapaabuno at pagpapa-harvest. Bakit hindi natin pwedeng sabihin na yung farmer ay farmer lang? Kasi imagine, yung isang farmer, halimbawa, nagtatanim siya ng isang ektaryang maisan. Alam nyo ba yung budget sa binhi pa lang ng mais? Sa binhi pa lang ng mais. Alam nyo ba kung magkano isang 10 kilo ng binhi ng mais, lalo pag hybrid? Nagkakahalaga po ngayon ng 6,500. Ang video ng ito talaga, guys, iba-vlog natin is yung tungkol doon sa aking farm sa Pilipinas. Sa farm ko at sa girlfriend ko, syempre doon yun sa lugar ng girlfriend ko eh. Yun ang purpose ng vlog ko na to. Pinapakita ko lang sa inyo yung reality ng buhay ko dito sa ibang bansa, pagiging OFW. Ito na tayo, guys. 6 real, walang moton. Nandito na tayo. Walang moton. YouTube. Anong YouTube? Narapit YouTube. Anta. Ay, iwa. Anta Bangali, Mopi? Bangali, okay. Yan ang Bangali. Sawa-sawa. Ana. Ano? Oh. 6 real? 6 real, guys. Pinigyan ako dito sa tindahan. Pangulam na natin ito. Sukuran. Na ganito kaya sobrang tipid. Tulad nito, bumili ako ng faya. Faya ang tawag nila dun sa ulam na ano, moton siya, kumbaga baka.
na may kunting sarsa. Yun, paya tawag nila doon. May ulam ko na kasi to guys ng 2 beses. So sa halagang 6 real, 2 beses ko nang iuulam, ngayong almusal tapos babaonin ko sa trabaho. Makatipid ako kasi dito. So ayan yung bila namin. Kahit paano, kahit medyo naghihirap yung kumpanya namin, is medyo okay naman yung tirahan namin. So tara, ayan yung mga tanim mo. Ganda no guys. Tara, dito na ako sa bahay, buksan natin yung aircon, yung ilaw. Oh, di ba? Kahit basurero sa Saudi, naka-aircon. Di ba? So this is what they call paya, an Indian recipe, or hindi ko alam kung Indian recipe or Bangladesh recipe. Pero ang sarap nito, guys. Maniwala kayo. Yan ay moton or baka or uri ng baka na ayan may sarsam. Pero masarap yan, sobrang sarap guys. So maraming salamat sa panonood mo sa aking vlog sa araw na ito guys. Naway na-inspire kita sa munting na-share ko sa iyo. At sana'y huwag mong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat ka TIPID. Hanggang sa susunod, ingat ka palagi.